Hi, channel! Welcome to my guys! O di, wala na ha? Naku, wala na yung hi guys. Welcome to my channel. Kumusta na ba? Yung nga, nabaliktad naman. Hayaan mo lang yan. Kasi, lagi na lang. Hi, vlog. Welcome to my channel. O di, bahay naman natin. Hi, channel! Okay, so, how are you? I hope everything's done well and satisfied. And now, another day, another vlog. At umpisa na natin. Anong mayroon ako ngayon? Ayan, prutas yan na grapes na tinatawag yan sa kanila na hudo. Pudo. Oo, yung violet na ganyang kulay. Anong nga natin sa camera? Dito yung camera. Ano? Ayun. Ganon. Ayan. You know? Ilinagay ko sa lagayan. Tapos, ano pa nga ito? Wrappers? Ano pa nga ito? Basta, yun na yun. Hindi ko nana. Nandun sa... sa lagayan. Hindi ko na. Ayaw ko nang kunin. Ayan. Yan. Ano ko. Diba? Sabi ko nga sa inyo, inaanyayahan ko yung mga ginang bahay. Mag-vlog din kayo kung anong nandyan sa bahay. Kung anong mga kagamitan nyo para katulad na ganyan. Sabi ko noon, anong pagkagamitan ko? Anong nilalagay dyan? Sabi ko, ah, siguro protas. Yung ganyan, isang buo, kakatin-katin pa para dili mahulog. Yung pala. Ko, ay, okay. At saka ito, avocado shake. Okay. So, ayan, avocado shake. Yan na. O di, ayan o. Nakutay. Puro din ang mga lamayan, lalim ang kag-avocado. Yung i-blend. Putangani mo condensada, powder milk. Basta na. Sarapan ko na. O di, tikman na nga natin. Sige nga. Tikman na natin. Ang mabuto siya. Nilabas yung balat. Sama natin ilagay yung balat. Wala kang tissue. Ah, may plato. Yan, dyan, dyan. Tapos ito, kamayan lang ha kasi. Dry bit daw, biscuit. Ay, dapat kasi yung pag-aral sa panila sa mga Chinese pabukid. Bale. Now, yung ito. Kasi ang lamig. Basta lang. Okay. Ang sarap talaga. Avocado. Ang sarap talaga. Ah, okay na. So, natikman na natin. Tuloy na tayo sa kwentuhan natin. Sa topic natin. So, ngayon. So, ayan. Oh, kasi yung avocado shake. Kung sa gitna, di ba kita kong bling-bling? So, dala ka lang. Ayan. Okay lang na yan. Ayan. Okay. So, ngayon. Ang topic natin ay makiramay muna tayo kay ano yung kay Lloyd Cafe Cadena. Wala kawawan man. Nasyak talaga tayo. Ano, di ba? Hindi tayo talaga makapaniwala. Oy, ang bata-bata pa niya. Tapos, ako, alam mo naman na maraming nag-idol sa kanya. Iibin ako. Ano ko yan eh. Lagi akong nanonood sa video niya. Ako parang kalungkot naman ano, biglaan lang ba? Ano kasi yung sabagay, ano naman kasi, yung malaki, mataba naman kasi siya eh, di ba? Mataba. Di, siyempre, mataba. Naalaala ko yung nabalitaan ko, naalaala ko kaagad yung sabi ba ni Doc Willie na, kasi lagi akong nanonood sa kanya, kay Doc Willie kasi
tungkol sa kalusugan, lalo na na may edad na tayo, di siyempre. So, may mga payo siya. Maganda yung kay Doc Willie kasi mga payo, pwedeng hindi ka kakain ka lang ng mga natural food, mga vegetable, prutas, pwede nang gamot sa katawan. So, hindi na kailangan magpunta ng ospital. Maganda yung ano niya, yung payo niya. So, sa lagi kong pinanlagi kong nanood daming mga video niya, mayroon siyang video na nagpayo na tungkol sa kalusugan, mag-exercise. Tapos sabi niya, wag masyado, hindi masyadong mataba kasi hindi maganda. Tapos binanggit pa niya na, saan ka ba nakakita ng mataba na mahabang buhay? Hala! Sabi ko, wow, kadelikado. Kadelikado ba po na anak, Dok? Isip-isip ko lang. Noon, sabi ko, kadelikado ba na? So, ibig sabihin, magtaba pala ito. Ay, kandidato na pala. Ay, kandidate na pala. Kanyaran ko. Pero sa bagay, okay naman. Parang ano naman, may katotohanan. Diba, siyempre, pag mataba ka, doon din sa amin, may mataba din, bata pa eh. Bata pa. Ay, wala pang between 18 to 21. Bata pa. Lagsik sa Diyos. Di may magtuo nga tablag sakit. Kay grabe ka. Baskulado. Siksik ang katawan. Mataba nga lang. Pero yung mataba nga. Parang basta mataba. Mataba. Pero kasi bata pa. Alam mo, lagnat lang. Wala na. So, hindi makapaniwala. At saka isang araw lang. Kasi, ganun pala yun pag mataba. Siyempre, ang katawan na to, no? Kung sa Bisaya pa, gikaputa na yung kasing-kasing natin, yung poso, yung marami na yung sinasabi namin sa Bisaya, empilya. Yung taba. Kaya siguro, kaya akong tingin, alam mo yung mga matataba, tapag ganun, okay lang yan, mag-exercise lang. Once na natumba, so para ata yung baso, ano na masilan, nag-ano ka ng, once natumba, may kunting ko. Ang dami lang, natumba lang sa banyo. Wala na. Yung pala, no? Kaya, siyempre, parang nagsisikip ata yan doon sa loob, yung heart mo doon. Kasi siyempre, may mga taba naman yan sa loob ng katawan. Kaya, yun ang payo ni Doc Willie. Kaya sabi ko noon, ay, yung sinabi ni Doc, tama yan, ano nga niya, di ba may payo siya kung paano kakaba ang buhay. Yan, bakit nga niya? Saan ka ba nakakita ng ano, ng mataba na mahabang buhay? Sus, kuya, wasa na, Doc. Uy, sa isip-isip ko lang. Kaya yung nabalitaan ko, kay Lloyd Cafe Cadena, nakasumalangit yung kaluluwa niya. Ay, nakalahal ko yung sinabi ni Doc. Sabi ko, kaya dapat mag-alaga sa katawan. Pag mga bata nun pa kasi, pag mga teenager, mga bata pa, mga below 30, talagang, kahit ako noon, suringab. Naku, pagkain lang yung wala. Hala, kain, wala. Kasi, okay lang naman, lalo na pag mga, especially kung mga bata, pag yun, mga 12, mga 9, kain yun na kasi, satisfaction yung gusto nila. May mga bata na mga matataba. Tapos, mayroon din akong kilala na mga anak niya nga matataba, pero isa siyang doktor. Eh, sabi niya, hayaan mo lang kasi ganun talaga yung bata. Satisfaction ang gusto. Pag laki na niyan, pag nagbibinata, yung kusa daw yan na magda-diet kasi maulaw na, mahihiya yan na walang magkagusto sa kanya. Hindi siya magkaroon ng girlfriend dahil mataba. So, kusa daw yung darating. So, kusa siya na mismo. Sabi ko na, oo nga, maroon din sa amin. Yun na nga, pag teenager, taba siya, taba. Yun na nga, nagdadalaga na, nag-slim, kasi nag-diet. Ngayon, bumalik, nabiyana na po nung balik. Sabi ko na, diba? Pero, alam mo, sa magulang, katulad yung anak ko, ang taba kaya taba. Pero, believe din ako ng mga Korean parents, pag ayaw talaga nila, nag-sacrifice talaga, mag-sacrifice ka. Walang ibang taong magsasacrifice sa anak mo, kundi magulang lang. Kung mayroong kang mga maliban lang, kung mayroong kang katulad ni Chris Aquino,
kay Joshua, di ba mataba dati? Siyempre, marami namang pira. Ihahatid, may sasakyan, may driver ko, sang ihahatid sa gym, may instructor. So, saka hindi, yun, o di, nangyari. Pero katulad sa atin, ang tatamad natin mag-exercise, wala rin tayong gym, paano pupunta? Ang ginawa ng husband ko, no, ex-husband ko, yung anak ko, inanyon niya sa vegetable protas diet, juice. Sacrifice talaga siya. Kahit pagod siya sa trabaho, maghintay yung anak ko. Kasi yun ang usapan nila. Mag-prepare talaga siya. Pinagtiyagaan talaga. Na ngayon yung anak ko, okay na yung katawan. Hindi ngayon masyadong matabang. Mataba. Pero malakas talaga siya. Mataba. Kasi yung nagpunta kami ng Japan, ha, parang hindi nga kami maka rides kasi may sukatan sila doon. Oo, may sukatan. Ano ka doon. Parang hindi raw. Kaya lang nakapila na kami. Mayroon isang mabait doon sa park na yung staff doon na nagbabantay din sila sa mga nagdalay. Sabi niya, halika. Gusto niyong sumakay. Siyempre, pag hindi yung anak ko, hindi naman ako siya. Oo, sige, pinalain kami. So, yun. Dahil lang doon sa mabait na stop nang doon sa park. O, di, yun, siya. So, sabi ko, okay, next time, kasi yung gusto mo doon sa Singapore, yung mga rides doon, next year, kaya magpa-slim ka talaga. Ito sinabi ko sa ano niya. Ayun, kasi ayaw nila sa mga Korean na mga mataba. Tinatawag agad, TG, baboy daw. Ganun sila kaagad. Maraming mga asawa dito na frustrated. Kasi sinasabi kaagad, hindi na maganda sa kama. Kasi TG. Yung kaagad, ganun nila. Naiinis yung mga Pilipina. Uy, siyempre, lalo na pagbango, panganak, pag nag-breastfeeding. Tapos mukhaon, madjud ka. Ay, madjud ka. Gusto ko nila, ingog, bagakay ang lawas. Panundugid sa ila. Maglagot ni pang-awayo na mo kay gusto lang kita mahab-hab. Aing nun dayon tiji-tiji. Di gududog. Gamay na gani sorbant. Baboy na tiji-tiji. Aing nun dayon ka tiji-tiji. Baboy. Grabe. Oy, yun yung hasbang ko. Bisang kontira ko. Bitiji-tiji. Aing nun kagyudayon. So, yung ana-ana din sila. Direk curious. Gusto nila pariyag bagakay. Grabe po sila. Oy. So, yun ngayon. Yung pinagtiyaga niya yung anak ko. Anak namin. Ayun, okay na. So, dapat pala, ano. At saka, okay naman. Huwag lang magmamadali. Yung iba namang nagda-diet, ano naman, kasi gusto naman kasi sila dalawang linggo pa yat na agad. Yung kahit mga kalahating taon, isang taon, mintin lang. Tama yung, halimbawa, kumakain ka, magdidisert ka dalawang banana. Sige, ano na lang, isang kalahati. Pagkasunod, isa na. Pagkasunod kalahati na lang, puro kalahati, pitsa. Makakaawas tayo ng tatlong, reduce natin. Kasi pag binigla, hindi talaga pwede. Hala, dalawang hiwat kalahati. Pagkasunod, dalawang hiwa na lang. Pagkasunod, dalawa. Pagkasunod, isang hiwat kalahati. Pagkasunod, isa. O di, kalahati. So, puro kalahati na lang. Pag nagawa mo yun, okay na. Huwag mag-skip din sa pagkain. Kasi masarap. And masama yan. So, ganon. So, dati-dati, ako, lalo na pagkikanta sa Pilipinas, siyempre, mahirap na tayo. Walang pambili. Ay, kaunso kong tuda. Pag-abot din ako sa Korea, unya, ala, inom dyan. Di kumuinom og tubig kay Coca-Cola, yun, sa drinks. Basta la, inom dyan. Yung nagtrabaho ako, lalo na yung may nagtrabaho ko, isang box, yung 12 ba yun, isang karton na Coke, malaki. Din isang box din na juice, orange juice, ala, ipa-deliver yun na ako nga to sa company, sa room na ako, mungadto ko sa ipa-deliver yun na, kahanag yun niya, ako pa yun na, higot-higotan, kay, di pag yun ako ilapog, kay, i-display pag yun na ako, para lang yun, ignore nga, haros, muna akong kinaligo, Coca-Cola, nagkataon, pumunta sa likod yung guidance counselor, ay yung undersecretary. Tinali ko ba naman sa bintana? Alay! Cook, nagsanga-sanga na, mura Christmas day na, nagsanga-sanga. Tinali ko siguro mga dalawang meter, 2 meter siguro. May sobra pa.
kinali ko doon kasi nasa second floor ako container. Di pa tuntun. Nagkataon pumunta sa likod yung secretary. Tinanong ako doon sa pinunta ako sa Mira, ano yun doon? Bakit anong purpose doon? Sabi ko na ano na ay hindi, wala lang. Talaga, grabe ka ko. Masama daw yan sa katawan. Masama, oo. Yun, saka noon, inaano ko pa sa ref. Lalo pag summer, di nag-aayos na, dudurugin ko pa. Ah, yan maganda. Masama pala yun. Yun na nga eh, kasi ilang, ano pa, ano yata yung edad ko noon, 40? 40? So, hindi pa ako senior citizen, hindi pa ako 50. Nay, hindi ka man mo to. Oh, ayaw mo maniwala. Hmm? Masama, isip-isip ko lang. Bakit mas hindi? So, noon lang, yun yung doon pa ako sa probinsya, sa Bukid, sa Pilipinas. Dahil wala akong pambili. Eh, ngayon na may pambili na ako. Anong masama? Masama pag walang pira, walang pambili. Yun yung katuwiran natin, di ba? Ang tigas ng ulo. Kahit anong payo, hindi talaga tayo nakikinig. Hi, mate. Ano yan yung pag walang pambili, walang pira, yan masama. Pero pag mayroon wala, ay hindi talaga nakikinig. Yun ang ginagawa natin. Nako, nangyari isang bisis. Siguro mga 2 years na after na, pa-50 na ako. Nako, yung bang, so, ang soda, frozen pa siya. So, nalunok mo yung soda ng Coca-Cola. E ngayon, mamaya-maya kasi mainit na yun, o di na wala na yung prosin, wala na, di umano na yung soda, di himbokal na. Mas may totoo pala, masama. Naku, para kang mamatay, magsikip kasi umano na nga. Isang bisis nangyari sa kwarto ko, doon din sa trabaho, nangyari sa subway, sa train, inside sa train, nag-ano-ano talaga, tinignan ako ng mga tao. Anong nangyari? Parang gusto nila gihipahinto yung ano, yung pagtawag ng yung emergency kasi pero umano lang din ako. Grabe, masama pala kasi bago ako umalis doon sa kwarto ko, doon sa company, kasi tawag ako ng taxi. Bago ako bali tumawag na ako habang paparating. Hahing ukab pa ko sa rep at milanok pa og tuda, lanok og tuda ni adtong cook nga sa gulyelo. Lanok pagtuda. Pagkahuman, mamaya-mayang kunti daw, dumating na yung taxi. Sumakay na ako yun. Papunta na ako doon sa train. Doon na. Doon ako sa ilalim, sa loob ng train. Inaabutan na. Natunaw na siguro. Tapos yung soda yun, may bukal na. Masama pa. Pero pag walang mangyari sa din, hindi kasi tayo nakikinig. So now, na senior citizens na ako, 50 na ako, magpi-55 na ako sa katapusan. O di, yun na. Wala na. Wala na yung mga Diyos, tubig na lang plain. Pag uminom ako yung mga ganito, after vlog, yun. Pag ano lang ako pag nagbablog, mga okasyon, hindi na katulad dati. Oo. Yan, kasi masama pala. Pero pag mga, yun nga, mga bata pala, o mga teenager, hindi talaga yan, oo. Tsaka hindi rin mo sila masisisi kasi, syempre, ganun talaga yan. Kahit ano pa yan mo sa mga psychologist. Ang isip ng kabataan, ay talagang satisfaction. Kung gusto nang kumain, kumain. O minum ng mango juice, orange juice, Milo, Coca-Cola, ice cream, magtahan. Kasi, ang ano nila, satisfaction. Hindi pwedeng makinig yan. So, okay lang. Pag may mga edad na, yun na yun, nagkatulad sa akin. Kaya, dapat pala pangalagaan. Mahalaga ang ating kalusugan. Dapat natin pangalagaan. Yan. Loy, balik naman doon kaya, no? Kaya yun nga. Basta yung nalaman ko, baka, hello, naalala ko yung sinabi ni Doc Willie. Saan ka nakakita ng mata ba na mahabang buhay? Sus, ano ba naman yan, Doc? Kadelikado naman yan. So, ganun. So, guys, dapat yung kalusugan natin, dapat nating pangalagaan. At, yun na nga, sabi ko, lalo na sa may mga edad na, katulad sa akin. Pero pag mga bata pa, sige, wala problema, sige, huwag kayong, ano lang yung satisfaction. Kasi pag mga may bat, yung mga young pa ba, early 20s,
late 20s, early 30s, sige. Okay. Pero pag mga senior 50 na, parang hindi na siguro, umaano na siguro yung katawan mo. Pero pag mga, sige, kain, kayo ng kain, katulad sa akin, sabi ko la, kain ng sanggupsal, kain ng adobo, pork belly, hala yung pata lang. Lalo na nga, mayroon akong pinapuntahan na slout na yung sa buong Korea, yung livestock sa Bajangdong na mura doon at talaga naman. Tapos, dinakdakan, ah, lahat. Sige lang, kasi isip-isip ko lang, sabi nila, huwag masyado. Noon lang yon doon sa Bukid, sa Pilipinas, sa probinsya. Kasi wala tayong pera, walang pambili, kaya masama sa katawan. Pero pag may pambili ka, walang masama sa katawan. Kung masama, kain, jud ka tulay yung ana, jud ko. Kasi nga na, lahat naman tayo pag mga suringa, pagkain lang yung wala hala, lahat yung hindi mo sasabihin na hindi masarap, kainin mo yan. Oo. Mga favorite ko pa naman yung hipon. Hindi mawala ako sa mayroon talaga akong yung sumpo. Lagi yung nakikita sa blog. Kaya, naku dahi. So, parang, ano naman, parang, hindi way gana bitaw magsayang mag ano kasi yung iniisip natin yung vlogger na famous vlogger na idol natin kaya hala oy marumpot na inip kuya wala o de sige so guys so ayan na naman yung mga bling bling ko so guys until my next video. So, don't forget to subscribe, like, comment. And kasi walang bayad yun eh. Walang bayad yung mag-subscribe ka, mag-comments, mag-like. Walang bayad yan, free. At saka, so, huwag nang mahiya. Ayaw nagkaulaw, basta. Ayaw na yung pag-alangan. Pindutin mo na lang yung nakikita mo. O napula, subscribe. Well, walang problema doon kasi... At saka walang bayad yan. So, wag natin ipagdamot. O de, siga. At saka, lagi kong sinasabi, mistake is mind and correction is under your intelligence judgment. And guys, lagi kong inaanyayahan yung mga ginang bahay dyan sa atin. Mga motherhood. Mag-vlog din kayo katulad sa mga ginagawa ko. Pang-pagod vibes lang ba? Yung mga kung anong yung nasa bahay dyan katulad sa akin. Yan o. Mailabas yung mga dapat ilabas. Yung magkaroon ko ng sariling issue mo. Pero mo, magkaroon ikaw yung magkaroon ka ng short film, short movie. Sarili mong show. Kasi yun nga, channel mo. Tsaka ikaw yung director, actress, cameraman, makeup artist, lahat. Director, ikaw na lahat. Ikaw naga-product mo yun. Saka makikita ka pa sa buong mundo, di ba? So, at mayroon pala akong isa-shoutout. Yung, ano ko, relatives ko, sila si Elina, si Angie, yung mga anak niya, si Alma, ay si Alicia, and din si Alma sa Tacloban. Sila si Alin, yung asawa niya, sila si Tatay Darty, sila si Nanay, sa lahat ko ng mga pariente. Ay, yung anak pala nila Elina nga, si Rick, si Rina, saka si Ria, saka yung mga apo ni Elina, saka yung husband niya. So, shout out sa inyong lahat dyan sa Pinas. Okay, so, bye-bye. Wish you all the best.